Father, Son, and Holy Spirit. Dear God, our Creator, we gather here today to celebrate the Utul Bulai to the group. We are thankful for the great spirits and years. They have served in the role to support the group in preparing to complete their mission, especially to the Filipino group in Hong Kong, in particular the Utul Bulai group. Panginoon, maraming salamat po sa inyong binigay ng magandang araw sa amin. Sana po ay maghihirap sa iyong lahat at matapos po ang aming pagtitipon na magkikahis ang lahat. Maraming salamat po. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ako po sa nasaya po. Thank you, sir, Engineer Rich Dico. And the next part of our program is our national anthem to be led by Sister Helen Orbena, Secretary from the USD Group. Kita pala lang
which is the tawag ng polo dati, na tawag ngayon NWO, Migrant Workers Office. Ngayon, kakaroon sila ng tournament, one day palagulit. Ngayon na nagpunta na dito para aninyakin ay lahat na suportan niya. 2023 Happy anniversary sa Mr. President Erwin Marquez, BBI President. Ah, magandang hapon po sa inyo lahat. Bosin naman po dito, kakilala natin at napakatagal nating kasamaan. Katulad kanina, si Johnny Boy, 1992 pa, kasama na ako yan. Ayan ang Mr. Ikaw ako nakilala ng mga yan. Doon sa ilalim ng tulay, bigla nagtikit ang pulis. Ako'y titikita sa sakabang nararating ko lang. Ang kinumakal ko pa, nakakasakaw. Umapot, tatlong pa ng pulis at dumat ito, kinuhatang dito sa mga nararating sa ilalim ng tulay. So, huwag ka kinakilala ng mga yan doon. That time is 21 years old na ako. So napakatagal na. At ngayon ay 51 na. So 31 years na ako dito sa Hong Kong. So mostly kilala ko dito. So maraming salamat sa Utol Tulay, at sa presidente nila, at sa mga opisyales, vice nila, si Brad Jun. At kumusta po, at dito po sa lahat-lahat po mga leaders, ang iba't ibang asosasyon ito. Magandang tanghali po at hindi na ako tayo. At tayo pa bakit? Basta na nakaya lahat daw kung kalak at tayo mga ang pondo talaga na rin sila ng matulay. Kawasan ko hindi ito talaga maraming ilo eh. Kasi iba bakit tayo? Cheers! Babaya! Babaya! Central, makaibigan ang kasa. May utol sa iyo pa. Edit file.
pangalan kong presidente din si Fred na kasabay kong napalaya. Kaya nga, ito ang masasabi ko, Dr. Ricardo, huwag ka nang lalapit doon nakakausapin na hindi ka kakamayan. Lahat ng utol ng Wanjay, si Obama, si Glenn, nung isang araw, nasalubog ko sa alalim, namulaan mo yung isi. Hindi na tayo magkakamayan, sabi ko. Sabi nila, hindi na tayo magkakamayan. Ito lang sila na rin kung magkakamayan tayo. Tignan mo, lahat naman sila sumakamay. Kaya hayaan nyo na sila. Basta ako, may message si Santi sa akin. Pinasa ko na kay Utol Ed at kay Utol Alano. Ako, Presidente, wala akong number sa'yo. Mamaya ko rin ko. Para makita mo yung message niya. Pagkakaisa, pero hindi. Mayroon pa silang naayusin bago pagkakaisa. Ganun din ang sabi ni Utol Premi sa sa'yo. Hindi tayo pasasaklaw sa kanila. Ah, mahal na Presidente, wala na akong masasabi sa lahat ng bisita dito. Ang Wanchai Boys, Kabagis, lahat nandito, Batangas, maraming salamat at nag-iimbita kami sa aming anniversary sa November 5. Congratulations, God bless, Utol Tulay. More power, ako Presidente! Well, now po, honorable Antonio Villafuerte, our Assistant Labor Attaché ng Migrant Worker Office. Thank you, sir. So, Wanchai Boys President, Mr. Edwin Alfaro. Happy anniversary sa Utol Tulay. Ila, thank you. Rick Chico pala. Magandang magandang hapon po o pangalis sa lahat. Ako po si Rex Chico na grupo po ng builders sa grupo ng nasun dito ako. So natutuwa po kami, Press Rick, Ricardo, congratulations po rin sa inyong ikalawang nag-asari ng Utol Tulay. So ganoon din po sa lahat po ng mga officers and members of the Utol Tulay, congratulations on your 7-year anniversary. Sana nga po ay patuloy-tuloy po ang ating inyong samahan at gaya po sabi ni Erwin, nandun po kong kayamanan sa ilalim ng tulay. So, hindi ko abangan na isang ulit ito lang po sa ating November 12th. Meron po tayong one day ito na may tumali po na kanusin po sa mama at sa babae. Ito po ay day po na ta si one day din. Wala po inaikinipitahan. Ando po kami sa Outdoor City at sana po ay makasabi kayo. At hinihintay po namin kayo doon. Maraming salamat po. Ang lato na si Sabit, sa Utol Tulay. Magandang hapon po. Sa Olpia po ng Kabagis, kami po ay buwabati ng ikalawang anniversary ng Utol Tulay sa pamumuno ni Presidente Ricardo Cabon at sa mga officials niya, members. Sana po pagpatuloy natin yung mga magandang umpisahan ng ating samahan. Hindi lang puro inom na pariyaso. Puro inom eh. Mas maganda kasi pag umiinom eh. Nasasabi lahat ng gusto. So, pagbiyak ko kapagay sa mga may bumabati ulit. Happy second anniversary. Ang ikotaw ko lang. Maraming salamat. Yes, Ernesto. Okay. Ako si Tutoretino. Okay. First of all, I would like to congratulate our Utol Tulay President, Mr. Ricardo, for this successful event. And to all our members, advisors, and to our visitors, maraming salamat po sa inyo patalo. Sa grupo ng builders, at sa ating special guests, kay Alaponi ng consulate. Yeah, pagka po kayo may kailangan, lumapit lang po kayo sa kanya at hindi ka kayo kayo. Yeah.
galit makasama. Sa ating assistant director at chef. Gusto ko rin po masalamat ang president ng Tabakis, si Joel Aguas, president ng BBI, Mr. Edwin Marqueses, president ng Builders, Mr. Roy, president ng USB, Adam Fernandez, president ng White Tide Boys, Mr. Edwin Alvaro, sino po ba? Chairman ng Utol Central, Mr. Raymond Perez, and also the advisor, Mr. G. Sampaga, Mr. Ed Dumagat ng Utol Tulay, isang atin. And to our fellow guests, maraming salamat po sa inyong pagpapaula sa aming imitasyon na makatalo sa pag-inipo na ito ngayon. Muli, kung ano man ang inyong nakikita ngayon, hanggang 4 o'clock po tayo. Magsaluhan, inuman, magsaya. Maraming maraming salamat. Thank you. Yung labas ng kabayo ko na. Ayaw ko eh. After mo sa lahat, salamat at nandito ang I love you. Thank you. Ang sa ganon, tuloy-tuloy pa rin kayo.
gamitin ninyo ang asosyasyon ninyo sa pagtulong ng ating kapwa. Kasi sa ating isang konsultaryo, aminado kami na hindi namin kayo lahat masusulungan sa inyong pangangalagan. Kasi tignan nyo na lang sa amin sa Migrant Workers Office, 25 days up lang kami dito. At ang sinisilbihan namin ay 119,000 workers. 10% of that ay skilled and residents. Ang mga skill natin, nandiyan ang mga engineers, doctors, teachers, at ito pa ang different professions. Kaya nakakaligid. So, mga yan yung challenge ko sa inyo. And gusto ko na itinasgap yung laging sinasabi ng ating Consul General sa Kirali at Ata. Na yung tatlong bagay, no? Una-una yung sa dating election. Bawat election kasi meron registration. Kaya please mag-register na kayo. 2 years in the making po ang registration. Isa na last year, January. So matatapos na yung December kung taon na ito. Huwag nyo naman gawin yung nangyari ulit na 1 month before yung election sa mga pipila pagkakapakalong magagalit na naman po sa amin. So, bistan, kung may time kayo ngayon, gawin nyo na po. It is high time to register. Pangalawa po, tingalan ninyo yung mga private personal details ninyo. Nagaya ng ATM, yung ID, at sa yung passport. Ang passport po ay nakapagaling lang yan. Hindi pa hindi nyo pag-aari yan. Hindi pa pa-aari ng gobyerno. Nating isang kanyan. Pagkalawa, no? Yung ATM, please lang. Yung mga nagbibigay dyan ng konting halaga, pero ang kapalit ay kulong po kayo. Sa lahat, sa dami ng pinagpuntahan namin. Lahat kasi every quarter, end of the quarter kasi, umibisita kami sa lahat ng kulungan dito sa Hongkong. At karamihan dyan, ay dito imaalaman nila ko rin. Hinahirap nila ang kanilang ATM sa maliit na halaga. Pero sino nag-uusan? Sila na hindi man lang. Kunti halaga lang ni Poligay sa kanila. So, pero sila yung mag-uusan. So please, ingatan po niya. Ang yung pangatlo, ayaw namin sa konsulado na maging malapit sa inyong mga pinipisip na future of greener pasture life. You want to go to other countries. Mag-ingat po kayo sa mga pinakausap ninyo. Yung mga tadili ninyong tao ay pinagalit lang. Yung sila ay hindi sila legal na makausap. Tingnan nyo yung website ng Department of Migrant Workers. By the way, ang Department of Migrant Workers, yan ang departamento ng mga overseas Filipino workers. Wala na po tayo sa poder ng Department of Labor. Kaya wala na din po yung tinatawag na polo. Yung Philippine Overseas Labor Office, wala na po yan. Ang tawag na yun ay Migrant Workers Office. At ang ating head, Attorney Melchor D. Gison. Siya po yung head ng Migrant Workers Office. So, yun, tawag dito, dahil nga dito sa programa ko ng Department of Migrant Workers, ang kasawian ko pala, nilisan naman tayo ng unang sekretary natin, yan si Secretary Cooks Monte. Pero marami po siya iniwan na magaganda ito, programa para sa program. Kaya suportahan natin, at ito umihingi kami ng paumanhin ang konting pangilawan, lalo na ngayon kasi may mga birth pains pa tayong dinadaanan na yun. Lalo na dito sa OFW Pass na sinasabi. Itong OFW Pass kasi pag ito naging perfect na, hindi nyo na po kailangan ang OEC. Ang OEC kasi ay good for 60 days lang at tuwing uuwi kayo, kailangan yung tuluhan ng OEC. Pero dito sa OFW Pass, pag nag-green na yung QR code ninyo, good for 2 years na yan.
may mga iba siguro dito, green na yung QR code. Sino na mga green na yung QR code dito? Okay, green. Sa kaya ni Sir Erwin, green na pero nandang problema. Yun ang gusto kong marinig sa experience. Pag may problema kayong ganyan, green na yung QR code dito. Kasi ang isang problema dito ang ating immigration sa Pilipinas, ano? Hindi pa nila masyado kilala yung OFW pass. Kaya may mga ibang immigration officer na pa-restrict nila at alam pa nila yung makaluma na OEC. Kaya hindi nire-require nila yung OEC. Kaya panigurado, bago kayo moving pag-OEC muna tayo. Madali lang, punta lang kayo sa office kung nahihirapan kayo. Pero marami naman siguro tayong kasama dito na marunong mag-serve doon sa OEC na yan. Napakadali na to. Kaya siyempre, hindi natin iwasan yung ating mga kaupayan. Gusto lang nila ano sa Facebook. Pero yung tiyaga, pasukin yung OEC nyo, technical mo kasi yan. Kaya yun, muli, gusto kong batiin muli kayo sa yung second year anniversary at ating mga officers and members na ito. Kaya lang sinabi ko, second year anniversary pa natin. Mahaba pa ang kulay ng kulay. Pero kung sama-sama kayo, walang kulay na mahaba. Tapos na kami guys! Maraming salamat sa inyo guys!